Hi guys, good evening from me, Ellie, and Mike Wazowski. As you can see, ready na kami matulog. Pero medyo mabigat ngayong gabi, especially January 24 here in San Francisco, and in 2 days, magto 23 years na hindi pa rin naisa sa batas ang SOGI Equality Bill sa Pilipinas. Now, happy na tayo, of course, knowing na noong December when we cap off 2022, pasado na siya sa committee level sa may Senado. Pero, di umano ay merong isang senador na sa kanyang pangalan ay may mga letrang J and V but not the Ejercito, na di umano daw ay nagsisend ng message mula sa kanyang opisina sa mga leader ng simbahan para kontrahin yung SOGI Equality Bill and tuluyan pa itong i-delay at maaari pang baguhin daw yung committee. More so ay hindi na paabutin sa plenary level. Now, perhaps you're thinking, why should I care? Sa mahal ng sibuyas, tapos gusto pang makisabay, nainggit yung itlog, at ang dami-rami nating problema. Why should I give a damn about the SOGI Equality Bill? Bakit siya kailangang maisa batas? Because if hindi pa malinaw sa iyo, regardless kung nasan ka sa gender spectrum, lahat tayo ay may SOGI. Pero hindi lahat sa gender spectrum ay nakaka-experience ng karapatan para mabuhay ng walang diskriminasyon mula pagkabata, sa eskwalahan, pagtatrabaho, o kahit saan man na bahagi ng lipunan. Now, if you think na, you know, ako, I am part of the LGBTQIA+, or I am an ally, and you know what, I don't support it kasi parang wala naman ng discrimination ako na experience or the people around me. And if that is the thing, then good for you that things are doing well, pero it's not yet the same for everyone. And what helps safeguard it is magkaroon talaga ng batas that protects and kinikilala lahat ng SOGI. Now, if you still don't know ano-ano ha ba ang ibig sabihin ng SOGI, you can head to my YouTube channel kung saan I made a video about it. And remember, let us all save equality.